salaysay ko, napirmahan ko na rin ngayon. Okay. Ready ka na ba? Wala naman ho akong gagawa eh. Kailangan kong maging handa para sa kanimang kaparusahan. Anong ginagawa niyo dito? Hanggang dito pa, sinusundan niyo pa rin ako? And why would we stop a boring amateur criminal like you? Margo, just relax. Nolie, pinapunta kami dito ni Chief. Meron daw siyang update sa kaso namin. And I think I have an idea kung tungkol saan yun. Let me guess. You're going to confess your crimes. Bakit? Nakakagulat ba? Palibasan niyo ako tulad niyo, duwag. Matapang lang kayo kasi alam niyo kaya yung takbuhan ng mga krimen niyo. Nolie, huwag mo na silang patulan. Mrs. Santos, Mr. Santos, Ms. De La Cruz, buti nandito kayo. Of course. Nabalitaan namin kasi na ikukulong na daw yung suspect sa nasunog naming planta. My husband and I are more than excited to watch her go to prison. Her? Sino po ba? Pwede si Magnolia De La Cruz. Hindi ho siya ang suspect, Ms. De La Cruz. I'm sorry for the arrest. Pero sumuko ng mastermind sa nangyaring sunog. Teka, sino tinitukoy ninyo? Ako. Ako nagpasunog sa planta nila. Arturo, ano sinasabi mo? Nolie, inamin ko na kay Chief yung totoo. Ako may pakananong sunog. At wala kang kaalam-alam na sa nangyari. He's lying. Kakunsyaba niya si Nolie. Narinig niyo naman yung recording, di ba? Sinabi niya doon na si Nolie yung gusto magpatuloy ng plano. Ginamit ko lang naman ang pangalan ni Nolie para mapasunod si Lourdes. But that doesn't prove na involved si Nolie. Chief, huwag kayong makikinig sa lalaking to. Pinagtatakpan lang niya si Nolie. In fact, kaya nandito ngayon yung criminal na yan kasi aamin na siya sa mga ginawa niya eh. Walang sinabing ganyan ng kliyente ko. Mrs. Santos, umamin na ang suspect at malinaw ang kanyang motibo sa nangyaring sunog. Ang papagsakin ng walang kwenta ninyong pamilya. Hayop ka talaga, Arturo! Ansel, tama na. Ano? Tumigil na kayo! Dalhin nyo na muna yan sa interrogation room. Sige na. Itawan nyo. Yeah, I'm fine.